Tuloy-tuloy mga abay at taumbahay at tuloy-tuloy ang kwentuhan. Kanina pa nagkakwentuhan ni Doktora dito, no? At nabanggit nga niya, alam mo abay Julie, marami sa ating mga abay na pagka postiso na yung ngipin, eh, nandyan yung iniisip nila eh. Hindi sila nagsusuot ng ngipin bago matulog ng postiso dahil sa baka malunok or mga ganun, ano? Yung kasi pag-uusapan natin. Mm-hmm. Ano ba ang katotohanan dito sa mga paniniwalang yan na okay ba o hindi? Katulad ng sinabi natin. May okay at may hindi. May okay. Kasi bakit pinag-uusapan to ngayon? Naging naka-mindset na ang mga tao na pagpustiso, delikado malunok ito. Oo. Kaya nga daw hindi sila nagpupustiso pag natutulog. Another mindset na naman na laging nakaakibat sa isang nakapustiso, na laging binibigyan din ng warning na yung mikrobyo galing sa pustiso, sumasama yan papunta sa puso o papunta sa baga. So ito palagi, maski mag-ano kayo, mag-search din sila sa, di ba, uso na yung mga internet. Mm-hmm. Ang minamasama palagi sa pustiso, yung mga bacteria na nasa dentures, sumasama yan sa mm-hmm. ano, sa bloodstream, sa circulation natin. Pero ang pinag-usapan dito, mikrobyo, di ba? Pero hindi nakita ng mga nakapustiso na napakahalaga ng oxygen. Ayan. Hangin. Hangin. Mm. Pag hindi suot ninyo, mga kataumbahay, ang inyong pustiso, ibig sabihin, pag gising nyo sa umaga, pagod na kayo. Ay, ibig sabihin, ang epekto ba ng hindi pagsusuot ng denture sa pagtulog? Mm-hmm. Ganon? O, kasi ito, tingnan po natin. Uli ha, andito na naman yung favorite ko. Oo. So, alisin natin yung denture. Di ba? Hindi niya suot. Oo. So, walang oxygenation. Naiipit ang lalamunan ng dila. Mm-hmm. So, without the denture, mga kataumbahay, hindi suot, no? Ang problema nyo, yung paghinga. Ang babaw lang ng paghinga, kulang. So, ang magiging problema ni Lola, ni Lolo, kasama yung nagko-constipate sila. Hirap sila dumi. Ayun. Kasi walang oxygen. Diba, doktora? Ay, ito yung mga nakikita natin sa Lola ko pa nga nun eh. Nilalagay pa nga nila sa baso sa gabi. Kasi kung healthy ilagay sa baso, tanggalin ko lang yung ngipin ko, diba? So, what is the importance sa bakit merong kang kalso? Bakit may kalso yung bibig ng tao? Hmm. Up and down, diba? Oo. Kasi, bahay ng dila, ulit-ulitin ko na, ma'am, bahay ng dila ng bibig. Once na hindi nyo suot po yung postiso, ang paghinga natin, may diferensya. Hindi, shallow breathing tayo. Oh, yan, oh, oh, oh. O, diba? Kalso yan eh. So, paano kahihinga kung wala yung kalso? Yung kesame at saka yung sahig ng, ano mo, ng dila, nagtatama. Mm-hmm. So, ang tendency nan, kulang ang paghinga. Kaya kadalasan, ang mga lola at lolo, na, or baski bata pa, hindi pa siya matanda, pag hindi po, nag-observe nyo po ito, pag hindi nyo suot ang pustiso nyo, ang mangyayari, hirap po yung tuhod nila at saka pa, mahina. Again, oo. Mahina ang paa, at saka ano, kasi kulang ang circulation pa ba, naiipit dito yung mga ugat. 'Di ba sabi ko, yung facial nerve mo pa lang na 5, 'di ba? 5 branches, yung trigeminal na 3 branches. Ibig sabihin, alisin natin yung ngipin ko sa taas, sa baba. 'Di magdidikit-dikit sila. So yung paglabo ng mata ni Lola, lalong lalabo ang mata pag walang pustiso. Pag hinga niya, lalong manghihina. Hindi lang ano yung bacteria ang dahilan kaya nagka-pneumonia ang isang tao. Yung iba palagi may pneumonia dahil kulang ang oxygen sa lungs. So, ibig sabihin, ito pinag-uusapan natin, doktora, ay hindi dapat inaalis ang postiso. Hindi dapat. Matutulog. Hindi dapat. Kasi nga, kung mikrobyo lang naman, a-address naman yan eh, kung bacteria. Dilinisin mo. Linisin mo yung ngalangala mo, punasan mo. Oo. Kasi para ka nang alam, baby, kung tutusin, ang daling linisin, di ba? Linisan mo yung baba, taas. Pag malinis na malinis na, then yung dentures naman, ibabad ng husto, ilinisin ng husto. Ang dali mo makita ng dumi. Mm-mm. So bakit mo naman i-deprive ang katawan niyo ng oxygenation? Oxygen ang pinag-uusapan eh. Uh-oh. Eh dito mikrobyo, kaya mo alisin eh. Mm-mm. Kaya mo palayasin, brush yes, nyo yan. Uh-oh. Ibabad nyo ng isang oras kung gusto nyo, para na ano na yung mga dumi, na disinfect na siya. Meron bang special na chemical na ginagamit para talagang matiyak na malinis yung pustiso? Meron mga nabibili over ano, the counter lang, wala nang reseta to. Mabibili nila sa mga drugstore or sa ibang ano, sa mga malls. Pambabad lang siya. Pero
lola at lolo natin. O sa sino man naka-dentures, pwede naman maging mura ang ano, hindi na sila bibili ng tableta. Oo. Kumuha kayo ng ano, ng asin, okay. Ibabad lang siya. Kasi yung asin antibacterial, antimicrobial, nawawala yung lansa, malinis siya. So, pwede alternative din para walang gastos, pero pwede rin pharmaceutical. Ikaw na lang mamimili, natural or pharmaceutical. Di ba? So, saan ka doon? Ikaw na mamili. So, asin lang pala. Asin lang. Pwede lang. Minsan nga yung ano, yung agua oxinada, yung mga pustisom na madungis. Kasi ito palagi sa mga katandaan, nanineglect na talaga yung ano, kalinisan. Ang tatagal na kasi ng dentures, na-absorb na nung plastic. Para kanina may plastic na ano, na plato, na-absorb na, naluma na, na-absorb niya na lahat doon. Yung mga dumi-dumi dikit. So, hindi naman sila nagpapalit. Which is patandaan, di ba? Kaya tapos sisisihin pag nagkaroon ng ano sa baga, eh, yung pustiso mo kasi yung mikrobyo doon sinusuot mo sa gabi. Actually, maski malinis ang pustiso mo, wala siyang ano, malinis ka, kung hindi mo sinusuot sa gabi, kulang ka ng oxygen. Teka muna, Doc, paano yung mga pagkakakain, tsaka hindi magsusuot ng ano, pustiso, tinatanggal, hindi sila halimbawa makakain, yung mga ganun, may mga ganun. May problema ang pustiso nila. Pag hindi mo nagagamit, ibig sabihin may problema. Bakit naman nagagamit ng iba, ikaw hindi mo nagagamit? Parang chinelas lang yan. Bakit ikaw hindi ka masanay naka-chinelas? Eh, ito naman, mas marami na naka-chinelas o naka-sapatos. Bakit ikaw hindi? So, may problem doon sa ano mo, sa pustiso mo. Alamin mo kung bakit. Hindi yung hindi na lang isusuot. Kasi iba, pag nahirapan sila, hindi nasusuot. Marami naman ngayon paraan na para maging komportable. Kasi katulad ng mga dentures ngayon, yung maluluwag na, may tinatawag na magnetic dentures. May tinatawag na suction dentures. Malambot siya para hindi mahirapan. Lalo na yung mga lola at lolo na pudpud na masyado. May nagtatanong lang ito, pumasok lang. Advisable daw ba ang baking soda sa ngipin? Advisable siya. Huwag mo lang, ano, panglinis, pwedeng toothbrush. Pero actually, may mga baking soda, baka hindi niyo alam, Away Julie, may baking soda na ngayon na tableta. Pang ano ng mga acid, ano? Iniinom yun. Sodium bicarbonate in tablet. Para sa may mga acid, ano? Pag-acidic. Meron, pag-acidic, meron na. Napakamura, nagulat nga ako, 5 piso. Para pwede pang cure na acidity. Ayun. So, baking soda, hindi lang sa ngipin nakakaputi, pati sa denture, walang amoy. Ayun. Karamihan pala. Kasi, sa totoo lang, yung mga dentures na hindi ko naman yun na ano, kasi syempre, dentista ako, bihira ako makakita ng dentures na ano, kasi karamihan luma talaga. Talaga. Kaya nagkakasakit kayo sa baga. Lagi nyo pong, ano, mga taumbay tatandaan, ang mga sakit po sa baga, lagi may pneumonia isang tao, tingnan nyo po, baka, maski malinis din po, hindi nila sinusuot sa gabi. Kaya nahirapan yung lungs nila. Kasi ina-associate lang, lagi puro mikrobyo. Pero hindi ina-associate yung paano ako hihinga. Diba? Napakaliit ng lalamunan natin, natakot na malunok niya yung buong pustiso. So alam na never, natin ngayon never. Na, baka meron ba kayong gusto idagdag? Gusto ko lang idagdag, yung mga naka-denture wearers, lagi po sila mag-upgrade ng dentures nila. Huwag sila mananatili doon sa sukat na yun na ginawa pa 10 years ago. Ayun. Kasi maski napakalinis ninyo, walang problema ang pustiso nyo, magkakasakit din kayo sa puso at saka sa baga dahil kulang yung oxygenation ng tao. Oh, yung mahalagang paalala yun na galing mismo kay Dr. Villadolid. Maraming salamat, Doc! Maraming salamat din at sana marami silang natutunan ng umaga. Mahalagang paalala yung tinalakay natin ngayon. At sa mga taga-Denta Care, hello sa inyo dyan, lalo na kay Ate Cons at kay Ate Lydia. Babalik tayo mga bayan, marami pa tayong pagkukwentuhan. Mamaya, kakwentuhan ni Abay Maylin, sasabihin ko sana si National Security, former National Security Advisor Roy Logoles. Mga bayan, marami tayong makukuhang tips sa kanya kung sa business ng pag-uusapan. Babalik kami! Diyan lang kayo!